lang alam, di ko to naalaman. I don't know if you know this is. Okay. Sabi ni Amber and Bianca TV, what can you say about sa presko ni Marbil and Cheese Escudero na may mataas crime rate nung time ni Duterte? Ay, Cheese! Nakasama ba sa USB si Queso? Secret! Nakasama ba sa... you know what? Alam mo, isa yan sa ano, nagkaharapan kami ni Trillanes at ni Raisa Robles. I don't know if you know her. Yes. Anti-Duterte yan eh, si Raisa. Anti-Duterte talaga. No, anti-Marcos at anti-Duterte. Mm-hmm. Yang si Raisa Robles, dito sa UCLA, nung nag-aaral-aralan pa ako sis, dito sa ano, nag-launch siya ng book si Raisa Robles na kung saan talagang tinitira niya yung mga Marcos at ang mga Duterte. Isa doon sa pinagkakalat niya yung numbers ng mga namatay, ng yung bilang ng EJK, dan sinupla ko siya doon eh. Kasi yung mga numbers niya, fabricated o kabaga exaggerated. So dinagdaga nila. Yung kabaga, isa lang, kalahati lang ang namatay, isa lang ang namatay, naging 1 million. Oo, naging, you know, exaggeration talaga. So kaya yung sinasabi ni Marbil, hindi ko man, ano ba exactong statement niya? Di ba? In-upgrade niya. Kung ano man yun, na mas marami, okay, we can only compare kapag nasa atin na yung actual facts. Yeah. 'Di ba yung lang yung real numbers. Sabi ni Cotton Finches, upgrade na raw, wag na MJ magpulbo na. Well, you know Cheese Escudero, kaya siya naging Senate President dahil naging waiter sa ni Lisa Tanas. Hindi ba malinaw sa taong bayan niya? They can always exaggerate and destroy or say bad things or panira sa mga Duterte dahil beneficial sa kanila ang bangag administration ngayon. So what do you expect? Alam nila kung ano yung nagawa. Sis, maniniwala lang ako kay Escudero kung hindi siya nagpakilay. ako sabi ko na ang taas ng paningin ko sa kanya, ano yan eh, idol ko yan dati na senator kasi I love the, yung magaling siya mag-deliver ng words. Diba? Magaling siya magiging bakata, ganun ba yun? Pero, you know, all of these things, ngayon na nangyayari to, nawalan talaga ako ng gana. Kasi I thought that magkakaroon siya ng bayag na sabihin. Kasi alam niya, kilala niya ako, kilala niya yung ex ko. Alam namin lahat ko ano yung totoo. Diba? So, yun lang yun. Yun lang ang bibitin yung kita. So, diba, may nakakasama mo rin si Kilay, diba, sa mga event? Hindi. Mga private lang na, kunwari, birthday ng ganito, or like pupunta, yung pumupunta sila sa Davao. Yung ganun lang. Ano, very private. Yung kami-kami lang. Yung first time. So, for sure, may nakita ka. Just say yes. So, hindi natin sasabihin kung anong nakita mo. May nakita ka na mayroong ginagawa rin si Kilay. Tama? Ano ba? Well, alam mo mga panagasin namin medyo negative kasi sis ano buwat-buwat ko yung aso ko ay bagong dating yung aso ko galing abroad chow siya na black tapos hindi ko pa siya talaga kilala, hindi ko siya close tapos si yung naglalakad ako sa isang bahay ng isang kaibigan nila Tony Boy sa Davao buwat ko siya ang daming tao doon sabi ba naman niya doon sa aso ko ano yung hawak mo unggoy. Oh my God. Oh, yun yung ganun sinabi. Siya? Exactly. Sabi dapat sa dagot mo sa kanya, kamu-kamu. Hindi, sinabi ko, mas unggoy ka. Kamu-kamu kang unggoy dito. Sabi mo. Hindi, pero naging joke lang. Alam mo how cute yung aso, pero parang, you know. Black chow siya. So, pero, you know, kasi ako, I love pets eh. Mahilig ako sa dog. So, na-offend ako. So, ako pa naman may reflex ako sa pets. I take it back. I know it's not good yung sinabi ko na kamukha mo. Pero, outburst ko yun eh. Tama kayo sinabi mo. Hindi, mas cute pa yung unggoy ko sa'yo. Ay, unggoy. Mas cute pa yung aso ko sa'yo. Hindi ba? Hindi, ganun. Tapos nagkatawanan na lang. Tapos after, wala. Kasi parang sinabi pa ni Tony Boy na ala, huwag mong anihin yung aso niyan. Mas mahal niya pa yung aso kaysa sa akin. Oh, diba? Pero, gusto ko lang, pwede ko bang sabihin na may na-witness ka kay Kilay? Pero hindi natin sasabihin kung ano yung na-witness, pero may na-witness ka, diba? Meron naman. Oh, okay. Meron naman. Close.
No further explanation, Your Honor. No further explanation. Ano, paano na lang yan, behind the scene. But anyway, parang na-ano natin yan nung tayo nila SAS. Nabanggit yan eh, yung pangalan niya. But anyway, may na-witness. Yan ba yung kilay session yung na-witness mo? kilay. Session, di ba? Eh, kasi yung isang malapitin sa kanya na malapitin sa akin. Alam mo sabi ni Michael Cabrero, ay nako, inggit na kayo sa kilay niya. Oo nga, eh, no? Oo nga, inggit. Yeah. Sabi ni ano, sabi ni Yuhan Lee, kasong EJK laban kay President Duterte, ibinasura ng Supreme Court. Mga pulangaw. Ay, oo, bago yan. Yes. Yung, yeah. Binasura ng Supreme Court. Kasama sila, Doc Lorraine at saka sila, yung mga I think may ano yan, may ruling. Kaya nga, kasama ang Pangulong Duterte yan, EJK na yan. Yeah, now we won. We're gonna win. Tuloy-tuloy lang. Ang tanong, ito sis, may valid question dito. Magtanong na kayo ngayon. From Sally Kigochi, joke la ba si Keso? Sabi ko ganun. Joke la ba si Keso? Hindi naman siguro. Diba? Baka kasi marami lang joke la. Nagmumukha siyang joke la. Wala namang masamang mag-joke la. Pero may nagsabi talaga sa akin na binabae. Ah, talaga? Oo. Oy, Keso ah. Oh. Wala namang problema binabae. I love binabaes. Ah, ang dami kong kaibigan. Totoo ba yun? Na what? Binabae siya? May nagsabi lang sa akin. I don't know how true. Ito kasi ito mga tuga. Ako, kung nakita ko siya, wala naman ako nakitang binabae siya. Hindi. Kasi siguro dahil yung sinasabi na dahil sa kilay niya. Kasi parang pwede ka siguro yung tanggalin yung mga dito-dito, pero yung talagang ano tawag dyan? Yung parang tattoo. Nagkaganon rin na pag matanda na kasi sis, numinipis ang buhok ng lalaki. Kahit yung kilay nila nauubos. Eh, meron na yung Korea, sis, ganyan sila. Meron na sila yung mga lalaki. Mga lalaki nagpapaganon. Ito, pa yung nagaganyan din. Okay. So, bakit di nga siya joke lang? Pero, kaya mga lalaki, gusto niya ba magpakilay? Yung mga nakakalbo, may bago. Sa Korea yan, sila nagpausan yan. Diba? Wow. Ano ba mga katanungan nyo? Dapat bribery naman ni Tamba sa Senado. O nga, The Saga TV. Ayun na nga. Yan pinag-usapan namin na dapat i-investigahan nila yung bribery na involvement ni Tamba. Intayin yan, marami pang Microblade. Kagulat-gulat na pangyayari.